Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Jun Soriao at si Monica Veralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas. At sa buong mundo, ito ang balita. Otherwise, the PNP would not allow or would not accept anybody kasi personally po is hindi naman po talaga dapat trabaho ng pulis yung nagbabantay ng mga bilanggo po. High-profile inmates hindi na dapat sa Kampo Grame ikulong ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. No, it was mixed, if you may put it that way, because the President was actually invited by the Prime Minister of Singapore to join him in that revival of that F1 racing in Singapore. Singapore trip noong October 2 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinagsamang personal at official ang pakay ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Itong pagcancel ng visas, nagbibigay ho kami ng 60 days para umalis sila ng bansa. Visa ng 1,424 POGO workers kansilado na. 372 i-deport ngayong linggo. Nagkaroon na po ng mga prepositioning. Tinanong na kung mayroon tayong budget so para maigayak yung ating mga butchers kung sakasakali, ano, para iaabot na lang sa mga suppliers natin. Then yung mga ano pa, yung mga dapat nating maigayak tulad ng engineering, ano, yung ating mga sasakyan, mga food natin para sa MSWD o gamot from RH yun. Lokal na pamahalaan ng Baler Aurora, nagtaas na ng alerto sa posibleng pagtama ng bagyong Maymay. Ilang magsasaka sa Nueva Ecija, naghahanda na rin. Magandang hapon. Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube channels ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Gayo din sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Dapat nang ilipat ng ibang kulungan ang mga high-profile inmates ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Rodolfo Azurin Jr. Ayon kay General Azurin, mas makabubuti umano na ilagay ang mga ito sa lugar kung saan mas mahigpit ang seguridad. Ito ang balita ni Lea Ilagan, live. Lea, saan daw ba dapat ilipat ang mga high-profile inmates ayon sa PNP Chief? Monica, ako ito sa PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang tatanungin. Sinabi nito na mas mainam na doon sa kulungan sa Armed Forces of the Philippines dalhin itong mga high-profile inmates, lalo na itong mga suspected terrorists. Para kay General Azurin, mas mahigpit umano ang seguridad sa mga pasilidad sa loob ng kampo ng Armed Forces of the Philippines. Ang pahayag ay kasunod na rin nang nangyari sa PNP Custodial Center noong linggo kung saan nagtangkang tumakas ang tatlong terorista at hinostage pa ng isa sa mga ito, si dating Senator Leila De Lima. Definitely po, that would be one of the recommendations that the PNP would be doing po because the very reason that's why we have detainees inside Camp Crame is that some courts gives the order that these particular criminals who are facing criminal charges have to be detained inside Camp Crame. Binigyan din pa ni General Azurin na hindi naman talaga kasama sa trabaho ng mga pulis ang magbantay ng mga bilanggo. Otherwise, the PNP would not allow or would not accept anybody kasi personally po is hindi naman po talaga dapat trabaho ng pulis yung nagbabantay ng mga bilanggo po. Ang AFP naman, sinabing susunod sila sakali namang iutos ng korte na sa kanila na iditine ang mga ito. Tiniyak din nila ang mahigpit na pagbabantay upang maiwasan ang insidente gaya ng nangyari sa Kampo Crame. Sa ngayon aniya, walang terorista na nasa kustudiya ng militar. Samantala, hindi pa na ibabalik sa PNP Custodial Center si dating Senator De Lima. May mga iniinda pa kasi itong sakit, kaya't iminomonitor siya ng mga doktor ng PNP General Hospital.
former Senator Laila De Lima has been admitted at the PNP General Hospital since October 10, 2022 due to acute coronary syndrome, costochondritis, and hypertension. Her condition remains stable and is being monitored daily by her attending physician and staff of the PNPGH. Itinanggi naman ni General Azurin na lumala ang sakit ng dating senadora matapos na matroma sa nangyari. Hindi naman po siguro na-aggravate, ma'am, because the very reason po why she's in the PNPGH, kasi nga po ay unang-una ay inaayos po yung dati niyang kulungan at hinahanapan po siya ng lilipatan. Parang sa ganun ay hindi po niya naaalala kung ano man po yung masamang experience po niya doon sa dati po niyang facility, ma'am. Monica, noon ngang Linggo ay inalok na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan naman ni DILG Secretary Benhar Abalos itong si Senator Leila De Lima kung nais itong lumipat ng kulungan. Ngunit pinili nito na manatili sa loob ng Campo Crame o sa PNP Custodial Center. Monica? Mm-hmm. Leia, may mga pagbabago ba sa pamamalakad ng PNP Custodial Center magmula ng mangyari ang hostage taking? Tama ka dyan, Monica, ano, nagkaroon nga sila ng pagbabago sa kanilang security protocol. Isa nga dyan, yung ginagamit nila sa pagkain, yung mga utensils na dati ay mga metal. Ngayon, sinabi ni General Azuri na kung maaari, ay baka pwedeng mga plastic na lamang o magkamay na lamang sila. At yung ginagawa nila dati na halos magkasabay yung pagpapaaraw nito mga inmates sa pagsusupply naman ng pagkain, yun daw ay paghihiwalay na ng oras o may malaking pagitan. At yung pagbibigay ng pagkain o pagde-deliver ng pagkain doon sa mga inmates, isa lang dating pulis ang nagbibigay o nagsusupply ng pagkain sa kanila. Ngayon daw ay gagawin nila na body-body. At ipinauunawa din ang pamunuan ng PNP, Monica, na maghihigpit sila sa mga dumadalaw at i-inspeksyonin yung mga ipinapasok ng mga gamit. Mm-hmm. Balik sa'yo, Monica. Oh, at Leia, may ginawa na bang hakbang ang PNP para maisulong yung kanilang suhestyon na ilipat yung piitan itong mga high-profile inmates mula sa PNP Custodial Center papunta sa ibang lugar? Monica, yan ang i-request nila dahil wala naman daw silang magagawa dyan dahil ang korte ang nagdidesisyon kung saan ililipat itong mga high-profile inmates. At kapag napagdesisyon na ng korte na sa PNP Custodial dalhin ang mga ito, ay wala silang magagawa. Subalit, susubukan nila na isuggest na wag dalhin sa Campo Crame itong mga high-profile inmates. Monica. Maraming salamat, Leia Ilagan. Live na nag-uulat mula sa Mandaluyong City. Maaaring gamitin ni dating Senador Laila De Lima ang nabakanting kwarto nila Senator Ramon Revilla Jr. at Jinggoy Estrada sa PNP Custodial Center. Sa isang panayam kanina sa Kapihan sa Manila Bay, sinabi ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. na maaaring lumipat ng kwarto si De Lima kung gugustuhin ito matapos ang nangyaring hostage taking noong Linggo. Ayon pa kay Secretary Abalos, labi silang nag-aalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kalagayan ni Senator De Lima dahil sa trauma na idinulot ng nangyaring hostage taking. Medyo nagpasabi kagabi yung kanyang abogado that they're going to rethink of our offer for her to, if she wants another facility within the compound itself, no? Sabi nila baka raw tignan daw nila, no? Yung isang ibang facility. So para ba may peace of mind siya na talagang safe siya at hindi mangyari, within the compound merong ibang mga facilities na pwede. Kasi meron pang dalawang rooms doon, yung dating room ni Senator Jinggoy Estrada at saka yung kay Senator Revilla, no? So okay, pwede namin palinis, paayos, kasi ngayon parang quarters ng SAP eh. Oo. Okay. We could offer those. Nagtungo ngayong araw sa Campo Crame si Senador Robin Hood Padilla. Nakipagpulong at humingi siya ng paumanhin kay Philippine National Police Chief, Police General Rodolfo Azurin Jr. Kauna ito sa pagtuligsa ng senador kay Chief PNP dahil umano sa pagtawag ng mga polis sa tatlong nagtangkang tumakas na inmates na Muslim. Upang magbigay po ng pagpupugay sa ating pong Chief PNP kay General Azurin, sapagkat kami pong mga kamusliman ay
naantig po ang aming puso sa kanya pong pagpapakumbaba at hindi naman po kailangan magbigay ng apology pero ginawa po niya. Kaya po ako nagtungo dito upang magtugay po sa kanya at magpakumbaba din po at humingi po ng paumanhin sa nangyari pong kabuluhan dito na ipinulot po ng mga abusaya. Nauna na sinabi ni General Azurin na walang malisya o hindi nila intensyon na bastusin ang mga kapatid na Muslim sa pagtawag sa tatlong kriminal na Muslim. Pag-uusapan din nila ang nararapat gawin upang hindi na mabanggit ang naturang salita sa mga susunod na pagkakataon. Hindi isinasantabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga usapin na may kinalaman sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sa katunayan, ayon sa Office of the Press Secretary, tinututukan ito ng Pangulo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Of course, the President is closely monitoring this. And as far as the President concerned, ang PNP po ang in charge dito sa usapin na ito. Patuloy na minomonitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Ito ay sa gitna ng mga problemang kinasasangkutan ng POGOs. Tulad na lamang ng mga kidnapping incidents na sangkot ang Chinese POGO workers. Ilan rin sa mga mambabatas ay nananawagan na kay PBBM na ipatigil na ang operasyon nito. Ayon kay Office of the Press Secretary OIC Yusek Cheloy Garafil, ang Philippine National Police pa rin ang pangunahing nagbabantay sa mga isyu sa POGO. Una nang naiulat na napasama umano ang Pilipinas sa na-blacklisted tourist destination ng China dahil sa patuloy na operasyon ng POGO. Ngunit agad naman itong nilinaw ng Chinese Embassy at sinabing nawala sa tourist blacklist ang Pilipinas. Ayon kay Yusek Garafil, inaasahan pa ng pamahalaan na dadagsa ang mga bibisitang Chinese sa Pilipinas. We share the sentiment of the Chinese Embassy in the Philippines that tourism is an important facet to our relationship. And we look forward to continuing with that relationship as we continuously welcome our friends from China and we anticipate more of them to come in the months and years ahead. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanindigan si Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanyang pahayag kahapon tungkol sa tourism blacklist ng China sa Pilipinas. Giit ng mambabatas, batay ito sa naging pag-uusap nila ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Jilian. Ayon sa senador, mismong si Ambassador Jilian ang nagbanggit ng salitang blacklisting sa kanilang pulong noong Lunes. Gayunman, depensa ni Senator Zubiri, posibleng lost in translation ang nangyari. I was shocked by the turnaround. It's regrettable that they used the word misinformation. We are not spreaders of fake news here. Maraming witness sa binanggit ng ambassador. We were misinformed by the ambassador, possibly. Eh, tatatlo kaming senador na doon. Hindi naman siguro ako gagawa ng kwento. Umaasa ang Department of Justice o DOJ na makansila na ang lahat ng visa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO workers mula sa mga kumpanyang ipinasara ng pamahalaan. Samantala, paimbestigahan naman ng DOJ ang umunoy panunuhol ng POGO workers sa mga opisyal ng pamahalaan. Ito ang balita ni Dante Amento. Itong pag-cancel ng visas, nagbibigay ho kami ng 60 days para umalis sila ng bansa. Sa 48,782 na Chinese POGO workers na apektado ng pagpapasara ng kanilang mga kumpanya, 1,424 na rito ang nakansila ang visa ayon sa Department of Justice. Inisyuhan na ng immigration order ang mga ito bilang hudyat upang umalis na sila ng bansa. Ang pagkansila sa kanilang visa ang nakitang paraan ng pamahalaan upang voluntaryo silang makauwi sa China sa loob ng 59 na araw. Umaasa ang DOJ na matatapos ng Bureau of Immigration ang proseso ng kansilasyon ng mga visa ngayong buwan. Samantala, inaasahan din na sa linggong ito o sa mga susunod na araw ay ma-deport na ang 372 illegal POGO workers.
341 dito ang Chinese nationals at 31 ay iba't ibang nationality. Kaugnay nito, paiimbestigahan ng DOJ ang napabalitang may POGO workers na nanunuhol umano ng mga opisyal ng pamahalaan para hindi sila maipadeport. Sa ngayon, wala pang natanggap na formal na report ang DOJ hinggil dito. Once dumating yan sa atin, of course, we will conduct the necessary investigation. The necessary procedures will be put into place para po hindi mangyari yung ganong bagay. Binigyang diin pa ng ahensya na hindi napapayag ang pamahalaan na bukod sa ginagawa lang tayong playground, ay gumagawa pa ng mga ilegal ang mga dayuhan na nandito sa bansa. Ito mga ginagawa ng mga Chinese nationals sa illegal pogo industry ay nakakaabala, nakakalungkot, nakakagalit minsan. Kaya kailangan natin mag-crackdown dito sa mga pogo operators na ito na wala ng lisensya. Dati Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinalakay na kanina sa Senado ang 8.9 billion peso proposed budget ng Office of the President para sa taong 2023. Sa deliberasyon, muling napag-usapan ang pagdalo kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa F1 Grand Prix sa Singapore. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. No, it was mixed, if you may put it that way, because the president was actually invited by the Prime Minister of Singapore to join him in that revival of that F1 racing in Singapore. Pinagsamang personal at opisyal ang nakaraang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore kasabay ng ginanap na F1 Grand Prix race doon. Ito ang pag-amin ni Executive Secretary Lucas Bersamin nang tanungin ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel kaugnay sa nasabing biyahe. Kanina humarap sa pagdinig ng Senado si Secretary Bersamin para sa deliberasyon ng panukalang budget ng Office of the President at Presidential Management Staff sa taong 2023. Nauna nang tinuligsan ng ilang grupo ang unannounced visit ng Pangulo sa Singapore kamakailan. Kinwestiyon ng mga ito kung saan nagmula ang pondong ginamit para dito. Dagdag naman ni Executive Secretary Bersamin, security reasons ang dahilan kung bakit hindi agad inanunsyo ang pagpunta ng Pangulo sa Singapore. The President most likely saw an opportunity for him to expand on the goodwill that he generated when he made the official state visit. But of course, we could not announce that beforehand for security reasons. It is obvious. And the visit then was partly official, partly personal. Muli namang tinalakay ng Senado ang 4.5 billion pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the President na halos kalahati ng kabuuang pondo ng Pangulo. Para kay Senate Minority Floor Leader Pimentel, may iba pang pwedeng paglaanan ng nasabing pondo at mas mapapakinabangan ito kung gagamitin na lamang sa medium-term fiscal framework na isinusulong din ng administrasyon. Paliwanag naman ni Secretary Bersamin, dahil wala na halos travel restrictions, posibleng mas dumami pa ang state visits ng Pangulo at magagamit ang confidential at intelligence funds para masiguro ang seguridad nito. In a post-pandemic world, we would need a higher response or we would need to be more responsive to the requirements of international and domestic security. Terminated na ang deliberasyon ng proposed budget ng Office of the President at sa plenaryo na lamang ito ipagpapatuloy. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala si US President Joe Biden na may kahaharaping matinding consequences sa Saudi Arabia. Kasunod ito ng pagpanig ng Riyadh-led Coalition of Oil Producing Nations sa Russia para magbawas ng output. Bagamat hindi binanggit ng American Chief Executive kung ano ito, sinabi naman ni National Security Council Spokesman John Kirby na muling pag-aaralan o i-re-evaluate ni President Biden ang ugnayan ng dalawang bansa.
Itinanggi ni Tesla CEO Elon Musk na nakausap niya si Russian President Vladimir Putin kamakailan tungkol sa nagpapatuloy na gyera sa Ukraine. Hindi rin umano totoo na nagbigay siya ng mga panukalang peace plan para wakasan ang gulo. Sa kanyang tweet, sinabi ni Musk na mahigit isang taon na silang hindi nagkakausap ng Kremlin leader. Nabutas ang isang aircraft ng Vietnam Airlines sa Tan Son Nhat Airport matapos tumama ang isang kidlat. Dalawang airport workers naman ang malapit sa eroplano nang mangyari ang insidente. Ito ang balita ni Jane Robles. Tinamaan ng kidlat ang Vietnam Airlines Flight VN1830 habang lumalapag sa Tan Son Nhat Airport sa Ho Chi Minh City mula sa Phuket Island. Tumago sa aircraft ang kidlat at nabutas ang eroplano. Dalawang airport workers naman ang nakatayo malapit sa aircraft nang mangyari ang insidente. Nagresulta ito ng pagka-shock sa dalawang manggagawa at agad silang dinala sa military hospital upang agarang magamot. Nakaranas ng pagsusuka at hemorrhages ang dalawa, ngunit sa kasalukuyan, nasa stable na kondisyon na. Ayon sa isang kinatawan mula sa Civil Aviation Authority of Vietnam o CAA, pangkaraniwan ang pagtama ng kidlat sa mga paliparan, ngunit madalang natumama at makabutas ito ng eroplano at magdulot ng injuries sa mga tao. Ayon sa kinatawan ng Tan Son Nhat Airport sa Vietnam, maituturing itong insidente at hindi isang aksidente. Jane Robles, UNTV News and Rescue, Vietnam. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mataas pa rin ang presyo ng ibang mga itinitindang pulang sibuyas sa palengke sa kabila ng paglalabas ng suggested retail price ng Department of Agriculture. Nag-umpisa namang mag-supply ang DA sa mga retailer ng gustong umorder sa kanila para makasunod ang mga ito sa SRP. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Gano'ng katagal mo binibenta ang 4 na kilo? Isang araw lang. O so bukas pwede na? Pwede na. Pwede na. O so bukas makakasunod ka na 170 ang SRP natin. Sige po. Ha? O. Maagang binisita ng Department of Agriculture ang Kamuning Market sa Quezon City para makita kung nakakasunod ba ang mga nagtitinda ng kulay sa suggested retail price ng pulang sibuyas. Mahigit sa 200 pesos pa ang kada kilo ng mga sibuyas dito dahil anilang mataas din ang kuha nila sa mga supplier. Sa pamamagitan ng Kadiwa Store, nagdala ang DA ng ilang bag ng sibuyas para isupply sa ibang retailer kaya't nakapagtinda na sila ng pasok sa SRP. So yung mga ganitong mga sibuyas, order na ito ng mga retailer dito sa Kamuning Market. At ito ay maibibenta nila sa 170 pesos kada kilo. Kailangan na mag-order nyo na yung ating mga retailers sa Department of Agriculture. Mag-offer sila ngayon, magbibigay sila ng opportunity para makapag-order ng mas murang sibuyas para mas maibenta nyo ito sa retail price. Ang maganda lang ngayon na dinala ng Kadiwa is may pagpipilian ng tao. Kasi may mga nabili na rin kaming mahal na. Humiling ang mga vendor ng isang linggo para maibenta muna ang mga sibuyas na nabili nila ng mahal. Ayon sa DA, may mga kausap silang supplier na pumayag na babaan ang presyo para makapag-supply sa mga palengke. Hindi lamang naman po confiscation ang ating tinitingnan. We want to help our retailers and consumers find something na pwede nilang ibenta na tamang halaga. Makikipag-ugnayan ng DA sa mga lokal na pamahalaan para maisunod ang presyo ng sibuyas sa SRP. Walang bagong permit na inilalabas ang DA para sa pag-aangkat ng puting sibuyas. Kaya ang mga nakita sa Malabon City ay kinumpiska nila dahil smuggled anila ito at mapanganib sa kalusugan ng mga consumer. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko at aming pinahahalagahan. Tinalakay sa Senado ang 194.6 billion peso proposed budget ng Department of Social Welfare and Development. Ilan sa mga naitanong ay ang pondo para sa social pension ng senior citizens. Ayon sa ilang mambabatas, may mga senior ang hindi pa rin nakatatanggap ng pensyon para sa taong ito.
Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Siyempre, tubig, kuryente, yung gamot niya, kami mga vitamins din namin. Siyempre, nagba-vitamins din kami, lalo na nung pandemic. Kailangan namin mga vitamins talaga. Sana po talaga magkaroon din kami para dagdag din sa ano namin, sa pangangail. Lalo na po yung asawa ko, may maintenance po siya eh. Ito ang karaniwang hinaing ng mga pensioner na katulad ni Nanay Nenya Tarin, 69 years old. Tanging ang maliit na sari-sari store lamang ang kanilang pinagkakakitaan. Ayon kay Nanay Nenya, kulang pa rin ito para matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Ngunit tila matagal pa niya itong iindahin dahil kulang pa rin ang nakalaang pondo sa Department of Social Welfare and Development para mabigyan ng benepisyo ang mga senior citizen. Sa ngayon, 500 pesos ang natatanggap ng isang senior citizen kada buwan. Tataasan na ito ng 1,000 sa susunod na taon. Ngunit ang problema, walang sapat na pondo para dito. Ayon kay Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo, nasa mahigit 377,000 na mga senior citizen ang hindi nakatanggap ng pensyon para sa taong 2022 dahil sa kakulangan ng pondo. Sa deliberasyon ng pondo para sa ahensya, inihayag ng DSWD na nangangailangan sila ng karagdagang 25 billion pesos para maipatupad ang 1,000 kada buwan na pensyon para sa taong 2023. Ngunit aminado si Secretary Tulfo na baka kulangin pa rin ito kung isasama lahat ng nasa waitlist na senior citizen na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin na makatanggap ng pensyon. Samantala, ayon kay Secretary Tulfo, kulang din ang pondo para mabigyan ng 100,000 pesos ang mga kababayan nating centenarian o yung mga umabot na sa 100 years old. I'll give you another problem po, Madam Chair. Centenarians din. 739 centenarians po na 100 years old na. The good thing about it is sumahaba po yung buhay ng mga Pilipino. The bad thing is di pa po sila nakakatanggap ng tigwa 100,000 po nila. Baka hindi na po nila abutin. Ayon sa Senado, isa ito sa mga prioridad na programa na dapat pagtuunan ng pansin sa pag-amyenda sa budget ng DSWD. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagkakabit ng internet sa mga liblib na lugar. Iniulat ni DICT Secretary Ivan John Uy na noong weekend ay pumunta sila sa Sakol Island na isa sa mga remote island na bahagi ng Zamboanga sa Mindanao upang magkabit ng free Wi-Fi. Bahagi ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maserbisyuhan ng libreng internet connection ang remote at isolated communities. Ayon sa kalihim, maaaring mas mapadali na ang pagkakabit nila ng free Wi-Fi sa susunod na taon. By next year, once na na-activate na yung Starlink at naririto na sa Pilipinas yung operations nila, eh mas mapapadali po. Dahil instead of building towers, we just have to bring the satellite dishes there. Inanunsyo ng Light Rail Transit Authority na posibleng magamit na sa susunod na taon ang extension project ng LRT1 na magdudugtong sa mga estasyon papuntang Cavite. Inaasahang mas mapadadali rin ito ang biyahe mula Cavite patungong Naiya. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa ating projection, magiging operational ito sometime next year. So yun ang hinahabol natin na maisakatuparan na ito para next year. Magagamit na ng ating mga pasahero ito, especially yung mga pupunta ng Naiya doon sa airport. Kasi one of the station na itatayo natin, o kinatayo na ngayon, is doon sa tapat ng Naiya sa may airport. Unti-unti nang natatapos ang konstruksyon ng 8 mga karagdagang istasyon ng Light Rail Transit o LRT Line 1 Extension na patungong Cavite. Ayon sa LRT Administration, maaari na itong magamit ng mga pasahero mula Cavite patungong Metro Manila at vice versa pagdating ng susunod na taon. Paliwanag ni Atty. Hernando Cabrera, ang administrator ng LRTA, nagsisimula na ring lagyan ng riles ang railway transit at nagkakaroon na rin ng installation ng power supply na gagamitin dito. Pumunta kayo dun sa area, makikita nyo
doon pa lang sa Meruas Boulevard, tumawid na yung release doon. Makikita ng mga kababayan natin, meron ng mga structure doon, yung tinatawag natin na viaduct. So yun yung dataan ng trend, no? Sinimula ng groundbreaking ceremony ng LRT1 Extension Project na patungong Cavite noong 2019 sa ilalim ng nagdaang administrasyon. Ito ang magdudugtong sa kasalukuyang ruta ng tren na bumabagtas mula Roosevelt Avenue Station sa Quezon City hanggang Baclaran Station sa Pasay. Sa naunang projections ng LRTA, kapag naging operational ang LRT1 extension, tataas sa 800,000 ang bilang ng mga pasaherong sasakay sa tren kada araw mula sa 500,000 na daily ridership. Iikli na rin ang oras ng biyahe ng mga manggagaling sa Cavite patungong Ninoy Aquino International Airport. Mula sa dating halos 2 oras, aabot na lang ito sa 25 minutes na biyahe. One of the station na itatayo natin o kinatayo na ngayon is doon sa tapat ng Naiya sa may airport. So napakaganda nito kasi all the way from EDSA, ano, sa Roosevelt, Monumento, Balintawa, makakabiyahe ka na all the way to doon sa airport. Samantala, inanunsyo naman ng LRTA na ngayong araw, umabot na sa 1,000,000 estudyante ang naserbisyuhan sa programang libreng sakay sa tren na sinimula noong buwan ng Agosto. Pag sinong matotal natin yan, kumbay natin yung yesterday at ngayong araw with the daily average natin, umabot na tayo doon sa 1,000,000th mark natin. So meron na tayong 1,000,000 na libreng sakay as of today na binigay sa ating mga estudyante. Sa November 5 na nakatakdang matapos ang programa sa libreng sakay sa mga estudyante at sa ngayon, hindi pa tiyak ng pamunuan ng LRT kung magkakaroon pa ito ng extension. Tiniyak naman ng LRTA na kung hindi mai-extend ang libreng sakay ay muli naman nilang ibabalik ang pagpapatupad ng 20% discount sa mga estudyanteng sasakay ng tren. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paglalagay ng higit sa 1 motorcycle lane sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ayon sa MMDA, dapat na magkaroon ng eksklusibong daanan ang mga motorsiklo na bumabagtas doon upang makaiwas sa aksidente. Kanina, nagsagawa ng konsultasyon ng MMDA kasama ang One Rider Party List at mga representative ng Quezon City LGU upang pag-usapan kung paano ito maipatutupad. Bagaman mayroon ng motorcycle lane sa Commonwealth Avenue, iniisip ng MMDA na gawing itong mas malapad dahil dumami na ang mga motorsiklo na dumadaan dito kada araw magmula ng magka-pandemya. Mas maiiwasan ng aksidente kung meron silang sariling lane. And not only that, I think because of the volume of the motorcycles, dumami po yan during the pandemic. Baka hindi lang one lane, baka it'll be a little bigger than one lane po. Samantala, pag-aaralan pa din kung pwedeng maglagay ng motorcycle lane sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa MMDA, bagaman posible itong maipatupad, marami pang kailangang isaalang-alang sa implementasyon nito, katulad ng tatamaang U-turn slots at bike lane sa EDSA. Kinakailangan ang upskilling o mapag-imbayo pa ang kakayahan ng mga manggagawang Pilipino upang makasabay sa mga pagbabago o pag-usbong ng mga bagong trabaho bunsod ng pag-udlad ng teknolohiya. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, kasama sa mga pagbabagong ito ang setup ng pagtatrabaho o tulad ng telecommuting. Ito ay work setup kung saan pinahihintulutan kahit hindi sa mismong opisinang pinapasukan magtrabaho o gamit lamang ang internet o online platform. Ayon kay Labor's Undersecretary Benjo Benavides, malaki ang maitutulong ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA rito. Reunited na po ang TESDA as an attached agency ng Department of Labor and Employment. Malaki po talaga ang gagampanan ng TESDA sa larangan ng upskilling at reskilling ng ating mga manggagawa. Tuloy-tuloy po din po kaming makikipag-ugnayan sa mga sektor na maapektuhan ng 4th Industrial Revolution.
Napanatili ng bagyong Maymay ang taglay nitong lakas habang bahagya itong umuusad papalapit ng bansa. Bukod dito ay may tatlong pang sama ng panahon na binabantayan ng pag-asa. Ito ang balita ni Ray Pelayo live. Ray, nasaan na ngayon ang bagyong Maymay at may indikasyon ba ito na magiging isang malakas na bagyo? Doon ayon sa pag-asa, kaninang hapon lamang ay nasa 190 kilometers yung distansya na ito doon sa may kasiguran Aurora. Napanatili ito na taglay ng lakas ng hangin na 145 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 55 kilometers per hour. So nasa tropical depression category pa rin ito at bahagya na itong umuusad ngayon sa bilis na 10 kilometers per hour. Within 12 hours, ang sinasabi ng pag-asa ay posible na itong bagyong si Maymay ay kumina at na mag-iwan na lamang ng mga ulap doon sa kanyang sa silangang bahagi ng Central Luzon. Pero sinasabi ng pag-asa, posible pa rin pong makaranas ng mga pag-ulan. Ito pong area ng Northern Luzon sa mga susunod na oras at actually ngayon ay nakakaranas na ng mga pag-ulan sa lugar na yan. Ayon sa pag-asa, posible naman na alisin na rin yung signal kapag dito nga ituloy ang humina. Pero ngayon, nakataas ko ang signal number one sa may eastern na portion pa rin po ng Quirino at ng Isabela at maging northern portion ng Aurora. Makakaranas pa rin po dyan ng mga pagbugso ng hangin. Samantala, yun naman pong iba pang mga sama ng panahon na nasa Philippine Air Responsibility. Ito pong LPA nasa may west po, nasa may west Philippine Sea, dyan sa may kalurang bahagi po yan ng Occidental Mindoro. Sa ngayon ay hindi po ito direktang nakaka-apekto sa ating bansa. May dalawang bagyo na nasa labas po ng Philippine Air Responsibility. Malayo pa po ang distansya nito, mahigit pa po sa 1,100 yung isa at yung isa naman po ay nasa mahigit na halos 3,000 kilometro pa ang distansya mula po sa Luzon. Sa ngayon, wala pa po itong direktang epekto sa ating bansa. Yung mga pag-ulan, gusto lamang po nating bigyan ng diin na hanggang bukas ay makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan, lalo na po yung lugar na didikitan itong si Maymay o kung magiging ito man po ay low pressure area sa mga susunod na oras, lalo na po dyan sa may Northern Luzon, yung Cagayan Valley area, yung Cordillera Administrative Region at saka dyan po sa may area ng Ilocos Region. Ayon po sa pag-asa, posible din po makaranas ng ilang mga pag-ulan dito sa Metro Manila at nalabing bahagi ng ating bansa, pero po ito yung mga localized thunderstorms. June, kaninang alas 4:30 ng hapon, isama ko na rin na ang anunsyo ng National Irrigation Administration ay magpapakawala ng tubig yung Magat Dam. So yan ay nasa isang gate yung kanilang bubuksan at ang kanilang sinasabing dami ng tubig ay nasa 200 cubic meters per second. Ibig sabihin yan ay malakas yung maaaring tubig na pakawalan doon sa mula sa Magat Dam dahil nga ina-anticipate na magbubuhos ng malakas na ulan itong paglapit sa bansa nitong bagyong si Maymay. So yung mga kababayan po natin na nandyan po sa may tabi ng ilog na dadaanan po nung pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam ay pinapayuhan po ng NIA na kung maaari po huwag kayong magkocross doon sa ilog o kaya ay lumayo doon sa maaaring kayo po ay bahaing lugar. June? May ibig ba sabihin na sinasabi mo na sa loob ng 12 hours hihina itong bagyong Maymay? Ibig bang sabihin ito na ito yung magiging sama ng panahon na lamang at walang landfall na mangyayari? Ang terminology na ginagamit ng pag-asa dyan ay remnant na lang na lo. Ibig sabihin, parang magkakaroon na lang siya ng matitira na lamang ng mga ulap doon sa area. Hindi na papasok doon sa kategorya kahit na low pressure area. Pero maaari pa rin makaranas ng mga pag-ulan. So yung intensification talaga, yung kung lalakas pa ba itong bagyong si Maymay, ay less likely o hindi na nakikita ng pag-asa na magiging ganon, Joe. Lang, no? Kung meron bang sinasabi ang pag-asa? Kasi sa Metro Manila at sa Karating Lalawigan, nakakaramdam kami ng malinsangang panahon sa gabi at sa hapon. Ano dito ng pag-asa? Ano bang pagtayo dito ng pag-asa? Bakit ganon, Ray? Nasa transition period kasi tayo ngayon, Joe. Wala pang katatapos lang ng pag-iral ng habagat at ang inaabangan natin yung paglakas ng amihan o yung northeast monsoon na manggagaling doon sa northeast nga, yung manggagaling sa malalamig na mga lugar sa may North Pole. At kapag yan ay lumakas
at bumaba doon sa may area ng Luzon hanggang sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Most probably yan, mga buwan yan ng mga December, January, and February. Yan yung temperaturang mararamdaman natin. Pero sa ngayon, kaya po tayo maalinsangan. Yung nga, nasa transition period tayo paglipat ng klima mula doon sa habag at magkakaroon po tayo ng amihan na macho. Maraming salamat, Ray Pelayo. Kansilado ngayon ang biyahe ng ilang eroplano dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Maymay. Sa abiso po ng Manila International Airport Authority o MIAA, kabilang sa mga kansiladong flights, ang PAL Express Flight Number 2932 at 2933 na biyaheng Manila to Basco at Basco to Manila. Gayun din ang dalawang Cebu Pacific Flights 506 at 507 na Manila to Tuguegarao at Tuguegarao to Manila. Ang mga apektadong pasahero ay pinapayuhan po na makipag-ugnayan sa mga airline company para sa rebooking o refund ng kanilang flight. Itinaas na ng lokal na pamahalaan ng Baler Aurora ang alerto nito sa bagyong Maymay. Sinuspindi na rin ang klase mula preschool hanggang grade 12. Habang sa Nueva Ecija, naghahanda na rin ang ilang magsasaka sa posibleng pananalasa ng tropical cyclone Maymay. At mula sa Baler Aurora, ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, ramdam na ba ang masamang panahon diyan sa Baler Aurora? June, bahagyang maulap sa buong maghapon dito sa Baler Aurora. Ngunit bukod sa paminsan-minsang ambon, ay halos normal naman ang lagay ng panahon dito. Hindi rin nagbabago ang lakas ng alo na karaniwa naman dito sa surfing beach area. Kahapon pa lang ay nagpulong na ang mga kawanin ng local government unit ng Baler Aurora, kabilang na ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng LGU. Ito ay upang paghandaan ang posibleng pananalasa ng bagyong Maymay sa munisipalidad na tinatayang magla-landfall bukas ng gabi. Ayon sa kay Baler, MDRRMO Officer in Charge Hector De La Torre Jr., agad nilang na-i-activate o pinagalaw ang kanilang Emergency Operation Center. Paliwanag pa ng Baler MDRRMO, naka-standby na rin sila sa posibleng paglikas ng mga residente. May alarm system din na ipinatutupad ang Baler LGU na nagbibigay hudyat sa mga residente ng paghahanda sa paglikas. Isinasagawa ito kapag may nakikitang banta ng storm surge o baha, lalo pa sa mga residente na nakatira sa coastal area ng Baler. Habang nakahanda na rin ang mga maaaring ipamahagi na food packs at iba pang kakailanganin ng mga residente kung magkakaroon ng paglikas. Ilang magsasaka naman June sa Nueva Ecija ang napipilitang anihina ang kanilang mga tanim na palay. Ito ay upang maisalba ang kanilang produkto bago ang posibleng tuluyang pananalasa ng bagyong Maymay. June, andito tayo ngayon sa may coastal area ng Baler Town proper. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang serbisyo ng kuryente dito. Sa pagpupulong ng LGU ay kasama rin yung mga power distributor at tiniyak nila na patuloy ang ibibigay nilang serbisyo. At kung sakali mang magkaroon ng pagsama ng panahon at maramdaman na yan dito, ay sila'y magpapatupad ng power interruption para naman makaiwas sa mas maraming sakuna dulot nito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, June. Sure, kumusta naman yung mga water sports activity? Suspended na rin ba? Kasi parang kanina doon sa video mo, parang may nakita pa ako nag-surfing. Yes, June, yan ang kanina ding napansin natin. Bagamat sinabi nga ng MDRRMO na nagpapatupad na sila nitong pagbabawal ng water activities dito sa beach ng Baler, ay meron pa rin ibang mga residente tayo. Mangilan-ngilan lang yan ang sinasabi nga ng MDRRMO kumpara dun sa mga karaniwang naglalangoy dito sa coastal area ng Baler. Ngunit ang mahalaga sa ngayon ay hindi
minimal lang yung mga naliligo ayon sa MDRM o pinapayagan nila yan June dahil meron namang mga otoridad na mahigpit na nagbabantay dito at yung mga pinapayagan lang nila ay yung mga talagang may kasamang mga instructor kumbaga o yung mga pro na sa paglalamoy at nagtuturo sa kanila sa surfing. At dito rin sa kung nakikita natin sa likuran namin, andito lang yung beach mismo ng Baler ay hindi pa naman ganun kalakas ang alon. Sinasabi nga ng LGU na hindi naman nagbago yung lakas ng alon hanggang sa ngayon, June. Asher, sinasabi nga ng Pag-asa no, na parang hindi ganun kalakas itong bagyong Maymay. Pero yung paghahanda ba dyan ng LGU ay in place na, may mga evacuation center naman nakahanda, at alin-alin ba yung mga barangay dyan sa Baler yung talagang critical sa ganitong mga panahon? Doon ito isa sa mga pinaka naapektuhan ng kapag merong mga bagyo itong barangay Sabang dito sa Baler Aurora dahil ito ay mismong nandito lang sa may coastal area ng Baler. Noong nakaraang mga bagyo umabot ng mahigit 3,000 yung mga nailikas na residente at yan yung mga karaniwang bilang ng mga residente na naapektuhan kapag may mga malalakas na bagyo at sinasagawa nila yung paglilikas upang siguro na hindi nga sila maapektuhan dahil karaniwan din ang storm surge sa lugar dito. At meron naman silang mga evacuation na nakahanda at maging yung mga pagkain nila nakaredy na yan, June. Yung mga food pack nila ay nakaredy na, nakahanda na sa municipalidad. Sinasabi naman nila na wala rin naman sila magiging problema sa tubig dito. Kahit na magkaroon ng bagyo ay tuloy-tuloy pa rin yung servisyo ng tubig at maayos yung sistema ng tubig dito sa LGU. Sir, kumusta naman yung mga dating nasalanta ng bagyo, nung nakaraang bagyo, yung Dinggalan? Meron na bang mga balita doon na nakabangon na ba sila at naghahanda na muli sa panibagong pagsubok? Diyon sa ngayon, hindi pa natin naaabot yung Dinggalan at susubukan nating makamusta yung ating mga kababayan dyan. Lalo pa nga yung mga naapektuhan nung mga nakaraang bagyo. At titingnan din natin kung ano rin yung mga paghahanda ng LGU sa mga lugar na yan. Kaugnay nga dito sa posibleng pananalasa ng bagyong Maymay simula bukas, June. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Nag-uulat ng live mula sa Baler, Aurora. Personal na nagtungo ngayong araw si Vice President Sara Duterte sa tahanan ng yumaong alkalde ng Marilao, Bulacan na si Mayor Ricardo Ricky Silvestre. Ipinaabot ng pangalawang pangulo ang kanilang taus-pusong paikiramay sa naulilang pamilya, mga kaibigan at mga residente ng Marilao. Nasawi si Mayor Silvestre matapos maaksidente ang sinasakyan nitong SUV sa Mabalacat, Pampanga nitong Linggo ng gabi. Malaking porsyento ng mga Pilipino ang nagsasabing maituturing ng isang problema ang pamamayagpag ng fake news sa bansa. Kaya naman ang Office of the Press Secretary naghahanda na ng mga programa upang labanan ang paglaganap nito. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Ito po ay isang seryosong bagay na tututukan ng OPS. Itinuturing na ng Malacanang na isang seryosong problema ang paglaganap ng mga pekeng balita o fake news sa bansa. Kaya naman ayon kay Office of the Press Secretary OIC Yusek Cheloy Garafil, may inihahanda na silang mga hakbang upang malabanan ang pagkalat ng fake news. Kaya nga ngayon sir, mayroon kaming mga programa na i-lay down in the coming days. We will let you know. Kasi gusto rin talaga natin na ma-address itong mga problema ng fake news. Sa inilabas na huling survey ng Pulse Asia, 86% o siyam sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang problema ng bansa ang pagkalat ng fake news. 58% naman sa mga respondents na nagsasabing ang top peddlers o pinanggagalingan ng fake news ukol sa gobyerno at politika ay ang mga social media influencer, blogger o vloggers.
isinagawa ang Pulse Asia Survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Dagdag kaalaman po, kayo po ba ang klase ng tao na madalas magsipilyo? Yung tipong pagkatapos palang kumain ay nagsisipilyo na. Abay, mukhang kailangan niyong baguhin ang kaugalian na yan dahil ayon po sa mga dentista, hindi mabuti na magsipilyo pagkatapos kumain. Ayon po sa mga eksperto, masisira ang tinatawag na tooth enamel kung magsisipilyo agad pagkatapos kumain. Ang tooth enamel ang outer layer po na nagpoprotekta sa ating mga ngipin. Ang tooth enamel ay humihina kung kumakain tayo ng acidic na pagkain gaya ng karne, pasta at isda. Ang inirekomenda po ng mga dentista, maghintay muna po ng 30 minutes hanggang isang oras bago magsipilyo. Sapat na daw po yung panahon upang muling tumigas o mag-harden ang ating tooth enamel at maiwasan na ma-damage po ang ating mga ngipin. Ano ang mangyayari kung mawala o masira ang tooth enamel? Mas magiging prone po sa tooth decay at cavities ang ating ngipin. At syempre, makakasira po yan sa ating beautiful smile. Ayun. Sana may natutunan po kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yun ang ating mga usisering Pinoy sa ating mga social media channels. Ito, hinggil sa presyo ng... alam mo ba magkano presyo ng sibuyas ngayon? Depende. Alam ko pula. Mahal na rin. Nasa daan na rin. Yung puti. Mahal pa rin. Alam ko nasa... hindi ako sure ha, pero parang nasa 400 pa ata ang kilo, yung puti. Kasi nagkukulang ngayon yung puti kasi sa mga restaurant, yun ang ano eh. Yun ang gusto ng mga restaurant owners. Shawarma namin. Na, talaga, di ba? Pinumot. Pangalan na shawarma mo. Oo, mahal ang sibuyas. Nag-aabang si Alex ng shawarma mo. Shawarma. Yun ang ginagamit niya sa shawarma. Oo, kasi pag yung pula, masyadong matapang, di ba? Masyado siyang yung lasa. Masyadong matapang. Matamis kasi yung puti. Medyo manamis. Siguro yung, pang gisa-gisa pwede yung pula. Yung pula, mabango. Oo, mabango. Oo, yan. Sabi po ni Lucila Restor, ang sibuyas po sa palengke, dito sa Tacloban. Sa Tacloban ay 220 ang isang kilo. Kaya tinatanong ko kanina, magkano kaya yung kilo ng ano? Ano ba, mataas po ba yan o mababa sa inyo yan? Tingin ko mataas, ano? 220? 220, nandiyan yung asawa depende. Ko eh. Ay, asawa ko, alam mo. Tanongin natin yung asawa ni Monica. Memorize yung memorize. Ano tawag doon? Siya namamaleng kasi. Friend. Kola hobby. Yeah, mataas ba yon? Okay lang. 220 per 220 kilo. 220 per kilo. Yan, sinasagot na po ng asawa ni Monica. Para po sa kita. Ah, mataas daw. Ay, mataas daw po, sabi ng asawa ni Monica. Dahil siya po ang ano eh, ang encargador, ang palengke boy. Nasa Balintawak po yan, araw-araw. Taga-palengke namin yan. Mataas daw po, ayun. Kaya pala yung 220, umaangal po si Aling Lucila. Salamat po sa inyo pong comments at alam namin dyan sa Tacloban, 220 ang kilo ng sibuyas. Mm-hmm. Siguro yung 220 yan, sibuyas, sinabi ba niya kung pula o puti? Hindi alam. Pula eh, no? Baka, sige po, baka pula. Ano na po. I-comment ulit. next po natin, ang usiserong Pinoy natin. Mm-hmm. Ikaw na yata yan, Monica. Ito naman ay galing kay Francisco de Torres, pero ang pinag-uusapan natin na ito yung mga pension. Change topic. Oo, change topic tayo, mga pension ng mga senior citizen. Sabi niya, ang pension ng mga senior citizen, sana po ay ma-improve. Ayan. Ito naman, sino naman to? GF Jed. Paano ba sabihin dyan? GF Geged? GF Geged. Dapat kasi... galing sa GSIS o SSS ang pension. Okay. Magkano na ba ang pension ng senior citizens ngayon? 5,000 per month.
500 per 500 month. 500 per month. O, senior citizen na kasi Alex eh. Matagal. Pero 500? Talaga? Tumatanggap na ng ano. Ha? Oo, tumatanggap na po yung amin na ito, club director ng ano, senior citizen. Siya lang nakakatanggap. Pero ang liit ng 500, lalo sa inflation ngayon, 500, ang liit. O ito naman. Hindi ba yung mga LGU kasi nagbibigay talaga yan? Minsan binubulto nila ng December, di ba? Parang ganun. Para mas maramdaman. Si Alex yung lang kakaiba. May monthly na, may December pa. Maganda yun. Sige. Ito naman. Si Socorro Dalman. Yeah. Sabi niya, sana lahat ng senior citizens makatanggap. Dami pa hindi nakatanggap. Isa na ako, 71 years old na. Ako, oo nga. Mami ko, alam ko hindi rin nakakatanggap ang mama ko eh, ng pension. Meron naman pong, di ba, meron na affairs niyan, Office of the Senior Citizen Affairs. Oo. Sa mga LGU. Pwedeng i-follow. Pero kasi ang hirap minsan pag yung senior citizen walang siguro kasama sa bahay, natutulong sa kanila mag-asikaso, so hindi nila maayos yung requirements. So yun yung medyo nakakalungkot. Ano? O, ito naman isa pang issue. Ito, sa motorcycle lane naman sa Commonwealth, ito medyo, ano to, medyo ano sabi ni Edwin Calamasa, manghuli kayo ng mga pumapasok na motorcycles. Manghuli kayo ng mga pumapasok sa motorcycle lane. Yun ang una niyong gawin sa Commonwealth. Medyo galit siya. Ang dami exclamation point. Oh, relax lang po. Kalma lang po tayo. Kasi minsan, ano, di ba, pagka medyo, ano ka, hindi ka kalmado, yung sinasabihan mo, parang nabubisit. Oo. Hindi ka susundin ngayon. Pero pag sinabi mo, pwede po bang manghuli kayo? Oo. Ano, ng mga pumapasok sa motorcycle lane. Kasi po, ganito, ganito. Yan ang masusunod yun. Oo. Daan yun sa, ano, maayos relax usapan. Relax tayo yan. Oo. Pero totoo naman yun. Kasi, ang hirap din ng mga nagmumotor. Tuloy sila Jojo, nagmumotor yan. Mm-mm. Si Jojo naman, dumadaan sa bicycle lane. Siya naman, ang nire-reklamo ng mga nagbibisikleta. Oo. Yan. Si Isong, sa bus lane naman, nakapatay tayo yan. Huwag yun. Tapos susunod tayo sa batas trapiko. May na-akmes. Kahit na suspended pa yung, ano, yung ano, NCAP ba yun? Ah, yes, yung sa no contact apprehension. No. Yes. Dapat kahit may camera o wala, gumagana o hindi, susunod tayo dun sa batas traffic. Huwag tayong papasok dun dojo sa bicycle lane. Ito naman, ito yung ating kababayan, di ba? Nagre-reklamo siya, di ba? Kasi siyempre, may mahirap ang nakamotor eh. Mahirap yan. Totoo. Mm-hmm. At saka, di ba, minsan parang kahit na sabihin natin sumusunod ka sa sa tamang traffic regulations, pag may mga pasaway, ikaw pa minsan yung nagkakaaberya. So parang siguro para hindi na rin tayo maaksidente at makaabala ng ibang tao, sumunod na lang po tayo sa batas traffic ko. Pero yung mga naka-4-wheel din, nagre-reklamo rin. Bakit? Kasi nasa harapan niya lahat ng motorsiklo eh. Ang dami reklamo sa mundo, no? Kasi hindi atin po yung kalsada eh. Ano, mahirap, no? Wala tayong sariling kalsada talaga. Eh, kung magpapagawa sa sariling kalsada, wala ka problema. Teka, pero bigay, ano sabihin, bigay na lang. Tsaka sana, pasensya, pasensya lagi. Sana rin ma-achieve natin yung maayos na, ako gusto ko yung talaga maayos sa bicycle lane, maayos sa motorcycle lane. Tansyo ko, isa rin siguro yan sa magiging key para maayos yung trapiko dito sa Metro Manila. Eh, yung gusto natin kaibigan si Aldrin Pelicano, yung advocate siya ng bicycle, sabi niya, siguro mas maganda, gawin na lang ng parang ano, yung lagyan na lang ng ano tawag nun, nung line. Yung bicycle lane para malaman na shared yon, hindi lang pang bicycle. Mm-hmm. Kasi pagka sa Pasig kasi pagka ano na yung tawag ito, rush hour na kumbaga nadadaanan na rin yung bicycle halo-halo lane. Na. So maganda para sabihin, lagyan niyo na lang ng linya, parang zebra yung ganun na yon eh, para sa lahat na kailan magbibigay, magsi-share na lang. Mm-hmm. Ganun yung nakita ko sa post niya. Mm-hmm. Di mo siya nagre-reklamo, nagsasuggest lang. Pero maganda yung salita yun, bigaya na lang minsan. At saka huwag na masyado mainit ang ulo. Naku, road rage, marami pong napapahamak siyan. Maraming salamat po sa mga nagkomento sa ating mga social media pages. Salamat po sa ating mga usiserong Pinoy ngayong araw. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Eclesiastes 7 at 9 na nagsasabi, huwag kang magagalitin sa iyong kalooban sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapukunan ng mga mangmang. At yan ang
naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahalagahan. Magandang gabi po.